Hello everyone. Good morning po sa inyong lahat. Isang magandang araw at belated happy Easter po sa inyong lahat. So ayan guys, natapos na ang Holy Week at dahil natapos ng Holy Week, eto, dinapuan po ako ng matinding ubo. Siguro dahil dun sa sobrang init ng aming pagbibisita iglesia, yung mga ginawa namin ng Holy Week ay talagang napakainit ng panahon. So kaya meron sa amin isang inubo or siguro nahawa kami sa ibang tao ng ubo. Kaya pag uwi namin dito after Holy Week, inubo na po kami. So bago ko po gawin ang aking video today, ay welcome back po sa my channel ko, Hilda Chavez Ebio po lamang guys. At saka sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayong mga panahon na ito. So guys, ang gagawin ko today ay gagawa na lang ako ng aking sariling gamot, herbal na aking iinumin para sa aking ubo at sa aming ubo dito. Dahil halos kami naghawa-hawa na lahat. At talaga ang ubo sa tag-init guys is mas mahirap at mas malala. Kaya para makaiwas dun sa mga over-the-counter na gamot na nakaka-overdose ay eto na lamang ang aking pagtsatsagaang inumin at dahil ito ay napakabisa. So ayan guys, pakita ko sa inyo ang aking herbal medicine na gagawin. So ayan, ito ang aking organic medicine. Ayan, gagawa ako guys ng inumin namin lahat dito sa bahay para hindi kami umasa sa mga gamot na over the counter. So ito ang napakabisang inumin kapag merong ubo at sipon na hindi maalis-alis. Ayan, gagawa ako. Ito, lalagyan ko siya guys ng tanglad. So hindi naman mahirap hanapin ang tanglad. Ayan, kaya nga ang boses ko namamaos kasi nga halos isang linggo na akong inuubo, hawa-hawa kami dito. Ayan, may tanglad. At siyempre, lalagyan ko siya ng lemon. Ayan, binalatan ko guys yung lemon dahil isasama ko siya sa pakulo ng tubig. At ang aking luya, ayan. Eto guys, meron ako ditong tsaa. Ayan, tsaa seeds. Ayan, yung tea na nabibiling seeds pa talaga siya. Hindi yung nakabalot na. Ayan, inilagay ko siya sa bag na ganito, yung organic bag din na parang abaka siya. Nabibili din ito guys para pag hinalo ko sa tubig ng pakulo, hindi kakalat yung mga seed ng tsaa. So ito talaga guys ay tsaa talaga ito na puro. Ayan, puro talaga. Nakakabili naman ng mga ganyan guys kaysa bumili ng mga nakasashay yung mga ready na nailagay sa baso. Ito kasi for pakulo talaga ang purpose. At saka ang aking 1 liter na tubig, yan, papakuloin ko sa 1 litrong tubig, guys. At syempre, ang aking panimpla ay honey. Ayan. Kung ayaw nyo, guys, ng may tamis, pwede naman. Ako, lalagyan ko lang ng konti kapag ilalaga ko siya para medyo sumarap ng konti yung lasa. Konti lang, hindi naman over tamis. At piliin nyo, guys, yung honey ninyo na puro. Kagaya nito guys, ayan makikita pa talaga yung mga shell ng bubuyog dyan sa loob. Ayan, kung makikita nyo, ayan o. Tsaka malapot siya. Malapot yung honey masyado. Dahil binili ko yan dun sa mga katutubong aita na nagbebenta dito sa mga, sa lugar namin. So ayan, umpisahan ko guys mag-boil ng water. Pakuluin ko muna itong tubig ko. So ayan, kumukulo na yung tubig ko guys, kaya nuna kong ilagay yung luya. Ayan, nalagyan ko na ng konting luya kaya nanilaw na siya. Sunod-sunod lang to guys, sabay-sabay nang ilulubog yung mga sangkap niya. At yung honey naman ay last na yun kapag lutong-luto na siya. Itong aking tea. Ayan, tea bag. Parang din naman siyang tsaan na nilulubog sa tasa, kaya nga lang ito ay para sa pakulo talaga. Hindi siya agad-agad na pwedeng inumin kung hindi kukuluin. Ayan, ganyan. Natihintayin ko lang na mga 10 minutes to 15 minutes. Okay na yan guys. Titimplahan ko na ng honey at pwedeng inumin-inumin, ilagay sa ref. Init-initin nyo lang kung gusto nyo ng malamig o mainit. Pero syempre ako mas gusto yung malamig. At syempre, gusto ko rin ng mainit nito sa umaga. Kapag inumin ko to sa morning, ay ipapainit ko talaga siya. O yan, kung napapansin nyo guys, nag-iiba na yung kulay niya.
talagang na-extract yung kanya mga katas. Talaga na, madaling makapagpagaling ng ubo, guys. Try nyo ito. Para hindi umasa sa mga gamot na laging iniinom na nakakasira ng ating health. Napaka-dangerous po ng mga medicine na over-the-counter, guys. So, ayan. Maglalagay na ako ng honey dito. Tatakalin ko siya. Yung isang puno dito sa maliit na lalagyan ko. Ayan, tingnan nyo, guys. So, ang hirap niyang tumulo kasi puro itong honey na to. Dahil kulong-kulo na yung aking nilalaga, titimplahan ko na siya ng honey. So, ayan, ilalagay ko na yung aking honeybee. Dahil, ayan, kulong-kulo na ito. Nag-iba na talaga yung color. Ayan, lalagyan ko siya para magkaroon siya ng mas masarap na lasa. Para kahit bata ang iinom. Sa bagay, wala namang bata dito sa amin. Pero, syempre, yung mga kasama ko kasi hindi mahilig sa medyo maanghang or matabang na inumin kapag ganitong organic ang iinumin nila. Ako, okay lang sa akin ang walang sugar, walang lasa. Pero dahil healthy naman ang honey, kaya nilagyan ko na ng kaunti. Yan, pakuluin ko lang ulit pa ng mga ilang segundo at okay na to, guys. Pwede nang inumin. So, ang gagawin ko dito, guys, lalagay ko to sa mga maliliit na bottle at hire-ref ko lang siya. Tatagal ito ng kahit 1 week. Ayan, guys. At paalala nga pala, guys, pwede rin yung mga tea na nabibili sa grocery kung wala kayong buto ng tsaa. Ayan, pwedeng-pwede rin naman yung mga yun. Nasa sa inyo na kung gaano kadami o katamis o kakadami ng tubig. Ang tubig naman nagbe-base lang, guys, kung gaano kadami yung sangkap na ilalagay nyo. Kayo na ang bahalang magtansya. At talagang tuklap ang inyong mga plema dito. Gagaling ang inyong ubot sipon. Promise, guys. So, ayan po. Ready na ang aking herbal juice. Ang aking inumin para sa aking ubo. At ayan, guys. Nilagay ko dito yung iba para ready to drink na namin. At syempre, yung natira ay inilagay ko dito sa mga bote para ilagay ko sa ref. Kasi every time na gusto kong iminom, iinitin ko na lang siya or lalagyan ko naman siya ng yelo kung gusto kong medyo malamig siya. Kaya ayan, guys, ready na. Try nyo na. And so ayan na nga, guys, naibahagi ko na sa inyo ang aking simpleng kaalaman kung paano ko ginagamot ang aking mga simpleng karamdaman lamang. So ayan, guys, maraming salamat sa inyong panood at sana may natutunan kayo. Subukan niyo pong gayahin yung guys at hindi naman nakakasama sa ating katawan, herbal, healthy, matipid at madaling hanapin, hindi mahirap bilihin. So ayan, salamat po muli sa inyong panonood at nag-shout out po doon sa lahat ng mga patuloy na sumusuport po sa akin. Alam niyo na yung kung sino kayo, guys, at sana ay pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi lamang ako, maging kayo din. Kayong lahat ay kasama sa aking panalangin at sa aking pagmamahal. Lagi ko kayong sinasali sa aking mga dasal at nawa ay pati ang inyong mga mahal sa buhay ay pagpalain din. So thank you very much, guys. God bless you all.